Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Go to your room now, okay? Hinilika ni Jacob ang noon ni Rachel bago ito umalis at pumunta sa kwarto. Kakatapos niya lang kausapin ang anak ko na huwag lumapit kay Nathan. Dahil nakita naman daw sila kanina sa harap ng gate ng eskwelahan ni Rachel. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari at kung bakit nagkakaganito ngayon si Jacob. Anong plano niyo sa bata? Biglang tanong ni Princess na nakaupo sa mahabang supa at nakahalukip-kip. For sure, alam na ni Nathan na anak niya si Rachel. Dagdag pa nito, kaya hindi ko naman maiwasang magsalita. I guess so. Umupo ako sa tabi niya at muling nagsalita. Kinukutuban na din ako dahil panay ang lapit niya kay Rachel this past few weeks. Napaupo si Jacob sa single supa at wala ni isang nagsalita sa aming tatlo. Siguro nag-iisip din tong mga to kung anong pwedeng gawin. Why not sabihin na lang natin sa kanya? Hirit ni Princess dahilan para sabay kaming mapatingin ni Jacob sa kanya. No way! Hell no! Sabay kaming napasigaw ni Jacob dahil sa sinabi niya. Hindi naman sa pinagkakait ko ang bata. Pero hindi ko pa din makalimutan ang ginawa niya sa akin. He left me. He left us. Ang labo. Paano niya nalaman yun? US citizen niyang anak mo at saka hindi kayo magkaparehas ng apelyido dahil middle initial mo ang dinadala niya. Paliwanag ni Jacob at nakita ko namang napairap itong katabi ko. But Nathan has a lot of ways. Pilit ni Princess. Posibleng may alam siya dahil kung tutuusin, nagawa niya nga malaman na may anak ako kahit na tinatago natin ito sa media. Sang-ayon ko kay Princess. And he once told me na gusto niya si Rachel. Dagdag ko at kinunta naman nila ako ng noo. I know, given na yun. Para sa mga tao na magustuhan kagad si Rachel, kahit nakakilala pa lang nila sa anak ko. But knowing Nathan, ayaw na ayaw niyan sa mga bata. Giit ko pa. Babalik na lang kami ni Rachel sa States. What? No. Pigil ko kay Jacob dahil hindi ko gusto ang binabalak niya. Ayokong malayo sa anak ko. Ayokong mawali na naman siya sa akin. You'll come with us. Baling ni Jacob sa akin. May trabaho si Danica, Jacob. Napatayo na si Princess habang ako naman ay nananatiling tikom ang bibig. Kung sasama ako sa kanila, kailangan kong iwanan ang karir ko dito. Pero kapalit naman nun ang manatiling nasa tabi ko ang anak ko. Pero hindi ko basta-bastang iwanan ang trabaho ko dito. Kapakanan ni Rachel ang pinag-uusapan natin dito. Paano na lang kung biglang kunin ng lalaking yun ang anak ko? Ikaw, kakayanin mo bang mawalay sa'yo si Rachel? Tanong ni Jacob kay Princess, kaya hindi ito nakasagot kaagad. Paano kung hindi pa alam ni Nathan na siya ang daddy ni Rachel? Tanong ko at sabay silang napatingin sa akin. Naisip ko din kasi ang sinabi ni Jacob. What if bigla na lang kunin ni Nathan si Rachel? Sigurado naman ako na gagawin niya talaga yon kasi anak niya yon. Pero sa ngayon, hindi pa niya nagagawa kaya piling ko wala pa din siyang kaalam-alam kung kaano-ano niya ang anak ko. Alam na niya, Danica. Nagkita kami kanina. Paano kung hindi? Itataya niyo na naman ang kalayaan ng bata?
Kakatapos lang mag-adjust ni Rachel sa lugar na to. Tapos dadalhin niyo na naman sa panibagong lugar? Maawa ka naman. Ramdam ko sa boses ni Princess na hindi siya sang-ayon sa desisyon na gagawin ni Jacob. Kahit ako, ayaw ko din naman. Anong panibagong lugar? Doon siya nang galing at pinanganak, kaya hindi na bago sa kanya yon. Sinusigurado ko lang na hindi siya makukuha ng lalaking yung sa atin. Aaminin ko may point din naman si Jacob, pero hindi pa din ako payag sa gusto niya. Tama din naman kasi si Princess. Palaging palipat-lipat ng lugar ang anak ko. At kahit hindi sabihin sa akin ni Rachel, alam ko medyo nahihirapan siya sa sitwasyon niya. Tang ina, ba't ang ingay niyo? Napabaling kami sa bagong dating na si Jace. Pabagsak itong umupo sa tabi ko at printing sumandal habang nakadikwatro ang mga binti. Kumain na kayo? Tanong niya, pero wala ni isa ang sumagot. Ngayong nandito na ako, tsaka kayo tumahimik? Anong problema dito, asawa ko? Tiningnan niya ako at lumapit pa ng bahagya, kaya kaagad ko siyang naitulak. May karapatan pa din naman siya na malamang anak niya si... Anong karapatan ang pinagsasabi mo? The moment he abandoned Danica, inabandon na din niya ang anak niya. Kaya papaano magkakaroon ng karapatan ng isang ama na magpakama sa anak niya kung siya mismo ang unang bumitaw sa mag-ina niya? Naisuklay ni Jacob ang kanyang buhok gamit ang sariling mga daliri, habang si Princess naman ay hindi makapagsalita. Sana hindi na lang ako umuwi, dinig kong bulong ni Jace. Kaya siniko ko siya para tumahimik na lang. Galit na si Jacob at alam kong anytime sasabog na din si Princess, kaya napuno na siya. Sana naman huwag umabot sa puntong mag-away silang dalawa dahil lang sa pinag-uusapan namin ngayon. You wasn't even there noong mga panahong halos maguno ang mundo ni Danica dahil sa lalaking yun. Kaya huwag kang humasta na parang alam mo ang buong kwento at sabihing may karapatan pa din siya bilang ama. Magsitigil na kayo, tumayo si Jace para awatin ang dalawa. Bakit ba kayo nagtatalo? Buhay ni Danica to at ng anak niya, kaya hayaan niyong siya ang magdesisyon sa buhay nila. Napatingin sa akin si Jace at mukhang naghihintay sa sagot ko. I have nothing to say. Mas magmumukhang pinapaboran ko si Princess kung sasabihin kong hindi ako sasama sa States. No, she'll be resigning for good, sagot naman ni Jacob. Then what about me, Jacob? Alam mong makakatulong ako kapag hindi tinuloy ni Danica ang mga projects niya. Hindi mo pwedeng sabihin na titigil na siya dahil labag yun sa kontrata na pinirmahan niya sa Fiction Entertainment. Mahabang paliwanag ni Princess, saka naglakad palapit sa gawi ko at kinuha ang handbag niya sa supa na inuupuan ko. Palibhasa, puro sarili mo lang iniisip mo, dagdag pa niya, at nakita ko namang mas lalong naiinis ang kasagutan niya. Lagot na talaga. What did you say? Inis na lumapit si Jacob kay Princess. Nakaagad namang pinigilan ni Jace. Okay, fine. Nagsalita na ako para tumigil sila. I'll be quitting right after matapos lahat ng project ko. Will that be alright? Tanong ko sa kanila. Ayokong maging bias sa kanilang dalawa at ayokong umabot sa puntong tuluyan na nga silang mag-away. This is for my daughter, anyway. Dito ang blockings mo habang papalapit sa'yo si Jeremy. Make sure na padaanin mo muna ang lalaking extra bago mo sabihin ang linya mo, okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong sa akin ni Derekati, kaya napatango na lang ako. Ikaw na ang bahala sa script mo. Binigay niya sa akin ang script
bago umalis at pumunta kay Jeremy, na siyang kapartner ko sa movie na ipapalabas sa big screen. Napaupo ako sa isang stool habang naghihintay sa set. Busy pa si Derek kay Jeremy, kaya binasa ko na lang muna ang script ko. "Miss Danica, i-retouch ko lang po ang makeup nyo," sabi sa akin ng personal assistant ko na si Ella. Kaya nginitan ko lang siya bilang pagpayag sa gusto niya. Si Ella lang inatasang kong mag-ayos sa akin at hindi ako pumapasok sa set kapag wala siya. It's just that matagal ko na siyang pinagkakatiwalaan at medyo mapili ako when it comes sa mga tao nag-aasikaso sa akin. "Pwede po bang mag-request, Miss Danica?" tanong niya sa akin nang matapos siya sa ginagawa niya. "Ano yun?" tanong ko naman. "Nakakahiyaman po, pero birthday po kasi ng kapatid ko next week," medyo nag-aalilangan niyang sabi. "Alam ko naman po na busy kayo, pero gusto ko po sanang imbitihan kayo sa kunting salusalo sa amin. Idol ko po kasi ng kapatid ko, at alam kong matutuwa siya kapag nakadalo kayo sa araw ng kaarawan niya," paliwanag niya sa akin. Saglit akong napaisip bago sumagot. "Sige, kakausapin ko si Princess." Nakita kong ngumiti siya, tsaka ako niyakap at nagpasalamat. "Thank you po talaga. Minsan lang ako makabawi sa mga naninilbihan sa akin. Kaya wala naman akong siguradong masama kung pumayag ako sa gusto ng taong matagal ko ng pinagkakatiwalaan. You're always welcome. At saka, minsan lang naman to," sabi ko pa at saktong tinawag na ako ni Derek Cati kasi magsisimula na ang set. "Lights, camera." Pumesto na ako sa blocking ko. Saka hinintay ang kusunod na sasabihin ni Derek. "Action!" Dinig kong sigaw ni Derek. Nakita ko naglalakad palapit sa akin si Jeremy habang hawak ang isang kulay pula na rosas. Saglit siyang napahinto at kumuway sa gawi ko. Ngumiti ako sa kanya dahil yun ang nabasa ko sa script. Muli siya naglakad at mas binilisan pa ang bawat takbang niya. "Akala ko ba hindi tayo bati?" Hindi mawala sa labi niya ang ngiti, kaya napaiwas muna ako ng tingin bago muling tumingin sa kanya. Nagkatitigan kaming dalawa at natigil lang kami nang biglang sumigaw si Derek ng cut. Gulat akong napatingin sa gawin ni Derek at magkasalubong ang kilay nitong naglakad papunta sa direksyon namin. "May mali ba sa ginawa namin? O baka mali ang ginawa ko? Sino nagsabi sa'yo na tumakbo ka?" tanong ni Derek na makalapit siya sa amin. Napatingin ako sa lalaki kinakausap ni Derek. Napayuko ito at mukhang walang balak na sumagot. Sa tingin ko, ito yung extra na sinasabi sa akin ni Derek kanina. "Take 2 na lang po tayo, Derek," sabi ko na lang, kaya inis na tumalikod si Derek. At kaagad naman kaming bumalik sa dati naming pwesto. Baka baguhan lang ang lalaking yon at halatang hindi pa sanay sa mga ganito. "On my cue, action!" Balik ulit kami sa dati. Kumaway sa akin si Jeremy at syempre hawak niya pa din ang rosas. Naglakad siya papunta sa akin. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit sa akin, naagaw ng lalaking extra ang atensyon ko, kaya hindi ko maiwasan saglit na mapatingin sa kanya. Cut! Lagot na! Nakita kaya ako ni Derek na katingin sa lalaking extra? Lumapit ang isang stop sa lalaking extra at binigay nito ang headset na dala. "Kakausapin ka ni Derek," sabi pa nito at kinakabahan namang kinuha ng lalaki ang headset. Kawawa si Boy. Mukhang mapapasubo pa yata kay Derek. Sa tingin ko, sinasadya talaga ng lalaking yan. Napatingin ako kay Jeremy
na magsalita siya. Bakit kasi hindi na lang nila palitan? Reklamo pa niya. Tama nga ang sabi nila na may pagkamasungit talaga itong lalaki na ito. Kinakabahan lang siya kaya siya nagkakamali. Sagot ko habang nakatitig pa din sa lalaking extra. Mukhang alam ko na kung bakit nila kinuha itong extra na lalaki na to. Guwapo eh. At halatang photogenic sa camera. Take 3, sabi ni Direk. Sabi ng staff pagkatapos mag-usap ng extra at ni Direk. Take 3 daw. Parinig ko kay Jeremy dahil matilim itong nakatingin sa extra at mukhang walang balak na umalis. Hey! Tawag ko sa lalaking extra. Bumaling siya sa akin kaya kaagad akong ngumiti. Fighting! Sabi ko dito at nag-fighting gesture pa to cheer him up. Medyo nailang naman siya at tinilikuran ako. Mukha ba akong weird? Pinapagaan ko lang naman ang loob niya para hindi siya ma-down. Alam kong istrikto si Drakati at sigurado akong pinagalitan siya kanina habang magkausap sila. Lights! Camera! Action! Kahit nabobored na ako sa paulit-ulit na take, pinilit ko pa ding umakto na naaayon sa script. Kahit si Jeremy na kanina'y naiinis, ngayon malapad na ang ngiti dahil nga sa script na sinusunod namin. He waved, then I smiled. Akala ko. Napatigil si Jeremy na biglang matalisod ang lalaking extra na dumaan. Sorry, sabi pa nito. Bala ko pa sanang matawa dahil napaka-clumsy niya. Kaso nakita kong medyo namilipit siya sa sakit. Cut! Inis na tinapon sa kanya ni Jeremy ang rosas. Dahilan para mapayuko na naman ito. Lumapit na ako sa lalaki at inalayan siyang tumayo. Okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya at maya-maya nakita ko na lang si Direk na nasa tabi na namin. Sino ang in charge sa mga extra? Sa dinami-dami ng extra na dadalhin nyo dito, bakit ito pa? Sigaw ni Direk. Lumapit na din ang ibang staff para alalayan ang lalaking natalisod. Sa tingin ko, mukhang masama ang lagay ng paa niya dahil hindi siya makatayo kaagad. Ayos lang ba siya? Nag-aalala kong tanong kahit na alam ko namang hindi. Trip ko lang magtanong, bakit ba? Tawagin niyo ang medic. Utos ko pa sa mga ito. Magpahinga na lang muna kayo at ipatatawag ko lang kayo kapag handa na ang set. Sabi sa amin ni Direk, sabay hilot sa sentido niya. Loko tong extra na to. Ang laking pasakit sa akin. Sabi ni Direk sa lahat ng staff. Ano ang magiging desisyon ni Danica sa planong pag-alis na ni Rachel ng bansa? Paano pag nalaman ni Nathan ang tungkol dito? At ano ang magiging papel ni Jeremy sa buhay ni Danica? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!